Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinagpa. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin na mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawa ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang Ehipto'y nagkaroon ng ibang hari na walang anumang alam tungkol kay Jose. Sinabi niya sa kanyang mga kababayan, "Nanganganib tayo sa mga Israelita. Sila'y patuloy na dumarami at lumalakas pa kaysa sa atin. Kailangan gumawa tayo ng paraan para mapigil ang kanilang pagdami. Baka tayo salakayin ng ating mga kaaway at umalip pa sila sa mga ito at pagkatapos ay umalis sa ating lupain. Kaya't naglagay sila ng mababagsik na tagapangasiwa upang pahirapan ang mga Israelita. Pinagawa ng Faraon sa mga ito ang mga lungsod ng Pitom at Ramses, lungsod na tinggalan ng mga pagkain at kagamitan. Ngunit habang sinisikil, lalo namang dumarami at lumalaganap ang mga Israelita, kaya't sila'y kinapuotan at kinatakutan ng mga Ehipsyo. Dahil dito,
ang mga Israelita ay lalong sinikil at pinahirapan ng mga Ehipsyo sa paggawa ng tisa at ng iba't ibang mabibigat na gawaing bukid. Iniutos naman ng Faraon sa mga Ehipsyo na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebrea at bayaan lamang mabuhay ang mga babae. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ano kaya't di pumanik sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Panginoon Diyos sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit, maaaring kami noon ay nilulunan ng buhay sa silakpo ng damdamin at matinding kagalitan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Maaaring kami noon na tangay na ng iyong agos, naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos noon, nalunod nga kaming lubos, tayo ay magpasalamat, ang puon ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang katulad nating ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay sa puon nagmula, pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusin sa gawang puspos ng bait, bakit may kakanting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta, dahil sa siya'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid, dahil sa siya'y matuwid, ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko,
Tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos tagubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsiupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Sa atin pong mga Pilipino, napakahalaga ng isang matibay na samahan ng bawat pamilya. Kaya nga, sinisikap natin na ito ay pagtibayin sa pamamagitan ng mga pagtitipon katulad ng family reunion. So makikita natin kapag Christmas season, siguran dyan tinatapat ang mga family reunion. Tinitrace hanggat maaari yung buong lahi ng pamilya. Para sa gayon ay lalo pang mapagtibay ang samahan. Kaya kung hindi kinaya ng Christmas season, yung Easter season dyan tinatapat. Pero ibig sabihin lamang, humahanap ng mga pagkakataon para magkatipon-tipon ang bawat pamilya upang sa gayon sa mapagtibay yung samahan ng bawat pamilya. Dahil ito ay napakahalaga para sa atin. At hindi magandang tingnan eh kapag ang mga magkakapamilya ay sila mismo ang nagkakatalo-talo at nag-aaway-aaway. Kaya nandoon lagi yung pagsisikap natin na mapatibay ang samahan ng bawat pamilya. Ngayon sa ating ebanghelyong napakinggan, nakagulat ano, yung mga pananalita ng ating Panginoong Hesukristo na kung saan ay pinaalaala na ating Panginoon na doon pa lamang sa unang bahagi ng ating ebanghelyo na huwag nating isiping na parito siya upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako, ang sabi ng Panginoon, upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Tunay na nakagagulat, no? Dahil sa pagsilang ng ating Panginoon, ito yung naging mensahe, no? Kapayapaan sa lupa. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan. Pero bakit narito ngayon ang ating Panginoon na nagsasabi na naparito ako upang magdala ng tabak? Sapagkat naparito ako, ang sabi ng ating Panginoon, upang papaglabanin ng anak na lalaki, ang kanyang ama, at ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. Mabigat. Pero dito ay pinapaalaala ng ating Panginoon yung isang katotohanan na dapat laging malinaw sa atin na sa buhay natin bilang mga tao na nilalang ng Diyos, dapat ang una at higit sa lahat sa atin ay ang Diyos. Kaya maalaala natin ano nga ba yung unang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng lalo at higit sa lahat ng bagay. Ito yung hinihingi ng ating Panginoon. Ang Diyos na siyang lumikha, ang siyang nagbigay nito sa atin. Ibig sabihin, dapat siya ang nandoon sa ibabaw. Siya ang top priority. Pero makikita natin doon, ano? Hindi hinihingi ng Diyos yung lahat ng oras natin, kundi ipinapaalala lang sa atin na dapat wag nating malilimutan na siya ang una at higit sa lahat ng bagay. Kaya naman, dito ay pinapaalala sa atin ating Panginoon na dapat lagi tayong handa na magbigay ng panahon
para sa ating Panginoon. Ito yung wag nating kaliligtaan. Dahil nariyan lagi ang ating Panginoon sa atin. Nakasubaybay, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng biyaya. Kaya magandang tingnan natin paano natin kinikilala ang mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Paano natin kinikilala ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Dahil ito yung dapat na makita muna natin ng Diyos na hindi nagpapabaya sa atin, hindi humihiwalay sa atin. Kaya dapat nating nakilalanin yung Kanyang kabutihang loob sa atin at maglaan tayo ng panahon para sa Kanya. Kaya sana ma-realize lagi natin, no? Yung kahalagahan ng pagbibigay ng panahon lagi sa ating Panginoon. Napakaganda nung sinabi noong isang teologo, no? Yung Sunday Mass, di ba? At yan naman yung hinihingi sa atin ng ating Panginoon, di ba? Diba? Tayo'y maglaan ng panahon sa Kanya. Yan yung Linggo, ang araw ng ating Panginoon. At sabi ng isang teologo, di ba? Yung Sunday, the entrance and exit point of our Christian life. At yun naman yung katotohanan. Ito yung paglinggo, no? Nagtatapos yung ating isang linggo. O kaya nga, dapat lamang na tayo magpasalamat sa Kanya. Dahil, nakalipas ang isang linggo sa atin, napuno ng biyaya, napuno ng Kanyang paggabay. At doon natin makikilala yung pagkilos ng Diyos sa atin. At mula doon, muli ay hihingi natin yung Kanyang biyaya at paggabay sa atin sa darating na linggo. Kaya nga, doon sana natin makita, no, na dapat lagi tayong maglaan ng panahon para sa ating Panginoon. Dahil kompleto yung biyaya at paggabay niyang ibinibigay sa atin. Kaya sana, no, sa kabila ng marami nating mga gawain at isipin, huwag nating kalilimutan na maglaan ng panahon para sa ating Panginoon. Lagi natin tatandaan, ito yung unang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Ibigin natin siya ng lubusan. Ipakita natin sa ating buhay na siya ang top priority natin. Sapagkat kung wala siya, wala tayo. Kaya, huwag nating ipagkait sa ating Panginoon yung dapat nating ibigay sa Kanya. Sapagkat siya ay laging naririto para sa atin, ibinibigay yung dapat para sa atin. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan sa pilayay ng palakad at nagkiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagkatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Kung Jesus aming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming na himlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Tayo po ay magsitayo. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisaayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon di o karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, Monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang kaintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sinasagawa na natin ang pagsasayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang CLAYGO, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main art entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad at eksperimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro,
ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga nakareserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyari makapag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ika-anim, sa darating na Huwebes, July 20, ay magkakaroon ng pagsasama-sama dito sa atin ang mga bumubuo ng mga dambana at basilika ng Archdiocese ng Lipa. Kaugnay nito ay sa ikapito ng umaga at ikalima lamang ng hapon ang mga misa sa araw na iyon. At sa darating na 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis ay sa 9 ng umaga at sa 5 ng hapon. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ipinaalam din po sa lahat ay pansamantala po munang wala tayong banal na oras sa 8 ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu. Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating malalapagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahayag kanyang pagkalinga at habag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.